Hi, I'm Vince Tanyada. I'm a lawyer by profession and I'm also a theater artist. Nandito ako para i-share sa inyo yung weight loss journey ko na nagawa ko years ago, pero i-share ko sa inyo ngayon yung secrets ko about it. I was 265 pounds before. Yeah, 265 pounds. Now I'm half my original weight. I'm now 130 pounds. Ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga nagawa ko para magkaroon ng weight loss at magkaroon ng quality life now. At alam ko maraming may inspire sa video na to. So, subscribe nyo lang ako, click the bell button, and I hope you will join me in this journey. Ayun! Dalawa yung pwede ko ma-share sa inyo na secrets para sa weight loss journey ninyo na talaga magiging successful. Yung una, yung eating process. Paano ba kayo kumain? Nagda-diet ba kayo? Ano bang ginagawa ninyo? Pangalawa, yung workout. Yan yung makikita natin sa video na to. Pero unahin na muna natin kung paano ako kumain. So now I'm waiting for the right time para kumain. Syempre sabi ko nga naka-IF ako. So iniintay ko yung tamang oras. Anong oras, sir? 1:10. Oh, okay, 1:10 na. So pwede na akong kumain. Samantalang siya kanina pa siya kumakain. Kaya okay lang siya dahil hindi naman niya kailangan ng IF. This is my son, by the way. This is Peter Parker. Say hello. May sarili rin siyang vlog. Yan, i-subscribe niya siya. Peter Parker Tanyada. Yan. Sundan niyo rin siya. Okay. Considering that this is my first meal of the day, kumbaga breakfast ko to. Imagine breakfast ko at 1 o'clock in the afternoon. Ito yung usual breakfast ko. Medyo nililimit ko yung carbs. Kasi sinabi ko nga, parang sistema pa rin ng keto diet, na kapag pinagsama mo yung fat at saka yung carbs, medyo meron tayong insulin spike doon. O yung insulin natin tataas at yun ang nagkakos na para tayo tumaba. Kaya madalas na pinagsasama ko kapag kakain ako, hindi lang na during breakfast ha, pati na rin sa lunch at sa dinner, fat and protein or carbs and protein. Pero hindi fat and carbs. Maliwanag? So ano ba yung mga ngayon, kumakain ako, halimbawa, ito, may bacon ako, pwede ko yung kainin, hot dog, tapos meron akong adobo flakes, meron akong omelette, meron akong fried squid, tapos iinom ako ng milk. Pero kung mahalata ninyo, wala akong masyadong carbs, kasi nga, yun yung ina-avoid natin, yung insulin spike. So, kain na tayo, let's see. I'm not on a diet, pero I'm using intermittent fasting method na napaka-effective para sa akin. At itong pinakamahalaga na gagamitin natin, yung for the beginners, yung fasting na 16-8. Okay? 16 hours fast, hindi ka kakain ng kahit na ano. 8 hours, pwede mong kainin kahit na ano. Meaning, kapag nagising ka ng 1 o'clock ng hapon, doon ka palang kakain hanggang 8 o'clock. Pwede mong kainin kahit na ano. After 8 o'clock, hindi ka na pwedeng kumain. From 8 o'clock hanggang 1 o'clock in the afternoon the following day, hindi ka kakain. Ano ba ang benefits ng intermittent fasting or IF? Number one, syempre hindi ka nga kakain for 16 hours. You're on a fast. So, pag na-metabolize na ng katawan mo yung kinain mo the day before, wala na siyang gagamitin o tutunawin kung hindi yung excess fats mo. So, meaning, you are losing fats but retaining your muscle. Number two, cell regeneration. Napakaganda ng IF kasi nga, nakafast ka, so nagre-regenerate yung cell mo. You are giving your cells that opportunity to regenerate. Gaganda yung skin mo, gaganda yung nails mo, gaganda yung hair mo. At syempre, hindi ka tatanda. Kumbaga, may slow mo yung aging process. At number four, walang
tinatawag na insulin spike. Kasi nga hindi ka kumakain at alam naman natin yung sugar, kapag nilagyan natin ng carbs o ng fats, doon nag-i-spike yung ating insulin. At kapag ka napunta yun sa cell natin, yun yung pinakarason kung bakit tayo tumataba. So, in 16 hours, you will fast. In 8 hours, you can eat anything. Pagkatapos ng 8 hours, you will give your body the opportunity para tunawin o i-metabolize yung kinain mo ng 8 hours. Okay. Siyempre, kailangan din natin mag-exercise. Hindi lang puro diet. Kailangan meron ding high-intensity workout. Pero hindi nyo naman kailangan magpunta ng gym. Pwede naman kayo sa bahay nyo na lang. Doon na lang kayo mag-workout. Katulad ko, pwede naman ako mag-workout sa gym. Pero at the same time, kung weight loss lang naman yung gusto natin, syempre okay na rin sa bahay. Mag-start tayo ng workout after natin kumain ng first meal natin. Mga 30 minutes after. So, kung ang first meal mo, alauna, pwede kang mag-workout ng mga 1:30 or 2 o'clock. O kung 2 naman yung first meal of the day mo, siguro mga 3 o'clock pwede ka nang mag-workout. Pwede mo rin itong gawin kung wala ka sa bahay mo, kung nasa office ka, pwede mong gawin. You will start with stretching. Okay, mag-stretching muna tayo. Stretching. Siyempre, kailangan mong i-warm up yung katawan mo pag nag-stretching ka. Yan. Stretching ka sa paa. Yan, sundan nyo lang ako guys, pati sa stretching. Ayan, magsisimula na tayo mag-workout. Kung makikita nyo, wala naman akong weights. Yung body weight na muna natin, yung gagamitin natin. Para ito yung umpisa ng workout natin. Pero syempre, kung after a month, kailangan na natin syempre para ma-avoid naman natin maging plateau o kaya yun at yun na lang ang gagawin natin. Kasi kapag yun at yun lang, syempre hindi natin ma-achieve yung fitness goals natin. Kaya kailangan mag-i-increase tayo ng intensity as we go along. Kung gusto nyo, mag-gym kayo after a month, mas okay yun. So, yung una natin gagawin, syempre, napaka-simple lang muna. Kasi syempre, ayaw naman natin mabigla kayo eh. Simpleng-simple lang yung una natin gagawin na mga workout. Ito gagawin natin 20 repetitions. Unahin natin shoulders at arms. 20 repetitions na 3 sets nito. May rest kayo na 30 seconds after each set. Okay, 20 repetitions. Okay, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, rest kayo nun. Rest. O, kunwari, nakapag-rest na kayo ng 30 seconds, 20 ulit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang makagawa kayo ng 3 sets. Noon. Okay? Yun yung una natin. Pangalawa natin, squatting naman. Squatting. Okay? Kasi nga, ano pa lang tayo, starting pa lang tayo sa workout. At alam ko, yung iba sa inyo, syempre, pag yung mag-start, medyo mataba pa ng konti, mabigat pa, kaya mahirapan kayo mag-squat. Kaya kailangan nyo ng wall. So, didikit kayo sa wall. Tapos, magbibilang lang kayo ng 30 seconds pagka nag-squat kayo. Nakadikit kayo sa wall, then squat. 1, 2, 3, 4. 30 seconds kayo nakadikit sa wall. Tapos, naka-squat. Okay, 3 sets din nun. Na 30 seconds na pag-wait habang naka-squat. 3 sets. At 30 seconds din kayo mag-re-rest kada set. Okay? Ngayon, next.
syempre, kailangan medyo high intensity na ng konti. Ito naman yung push up, then jump. Push up, then jump. Medyo mahirap ito, kaya ang gagawin na lang muna natin, 15 repetitions. 3 sets din ito, 15 repetitions. Ready? Go! Push up. 1, then jump. Push up. 2, jump. 3, jump. 4, jump. 5, jump. Hanggang maka 15 reps kayo. Tapos may rest kayo na 30 seconds kada isang set. Gagawa kayo ng 3 sets. Okay? Next naman. Ito medyo para sa chan natin. Ang tawag naman dito, medyo mas complicated na planking. Kasi pagka nag-plank kayo, medyo nakaganon lang. Medyo mahirap din yon, pero ito, mas complicated ng konti, pero mas madaling gawin. Magbibilang lang kayo ng 15 din na reps. Ito yun, ganito yung gagawin natin. Naka-plank tayo. Then, i-rest natin yung elbow natin sa floor. 1, 2, 3, 4, hanggang sa maka-15 kayo. Tapos, magre-rest kayo kada isang set ng 30 seconds din. Tapos, you go to the next set. Hanggang maka-3 sets kayo. Okay? Yun lang muna yung una natin na gagawin for today para sa exercise natin. Pagkatapos, syempre, mag-i-improvise pa tayo as we go along sa mga susunod na araw para nag-iiba-iba yung intensity tsaka yung mga ginagawa nating exercises hanggang sa, alam nyo yun, at the same time na nag-intermittent fasting kayo, tapos nag-workout din kayo, sigurado ako in 15 days talagang maglulose kayo ng weight. Okay? Okay, day 2. Day 2 na tayo. Siyempre, sabi ko nga, hindi nyo naman kailangan magpunta ng gym. Basta kung nasa bahay lang kayo, makakapag-workout na kayo kahit na nasa bahay lang kayo o maybe sa opisina ninyo. Pagka during your break, pwede kayo mag-workout. Ito naman, hindi naman rin natin kailangan ng weights, pero kailangan natin ng stairs. Okay, so ito yung stairs exercises na pwede nyong gawin na talagang nakakapagod din, pero at the same time, talagang magbe-benefit kayo sa weight loss. Okay? So, kailangan nyo ng stairs. Ang gagawin nyo lang, siyempre, papanik parate. Kasi kapag ka mababakit, hindi kayo mapapagod doon. Ang una nyo lang gagawin na workout sa stairs, panik-panaog lang. So, panik na medyo mabilis ang konti, hindi mabagal, medyo na parang brisk po yung speed ninyo. Okay, so hanggang dulo tayo, tapos bababa tayo, tapos papalik ulit. Ready? Go! Baba. Gagawin nyo to, 15 reps. Tapos magre-rest kayo ng 30 seconds. 2. Baba. 6 7 hanggang sa maging 15 reps. Magre-rest kayo ng 30 seconds to 1 minute kada set. Tapos, gagawin nyo ulit 15 reps ng 3 set. Okay. Ito pa yung another innovation naman. Bababa kayo. Mas sa stairs din.
Pagkatapos, ang gagawin niya nito, 15. Bali, parang ipaparik niyo lang yung ano niyo, yung foot niyo, ibababa niyo yung kabila. Ready? Go! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yon! 15 reps, tatlong set din yung gagawin ninyo. Kada isang set, magre-rest kayo ng 30 seconds. Okay. Hello, hi. Who's walking? A few minutes later. Napagod mag-breeze walking. Okay. Mag-rest kayo siguro mga 3 minutes, ganyan. After yung mag 3 minutes sa breeze walking. Tapos, every 3 minutes na nag-breeze walk, gawin nyo ng 3 sets. Tapos, may rest kayo na 3 minutes kada set. After noon, mag-rest kayo siguro mga 5 minutes. Inom kayong tubig, relax ang kote. Tapos, jogging naman. Okay. Jogging ng 3 sets ng 53 minutes lang. Ready? Jog tayo? Go! Five minutes later. Jog! Tubig! 3 sets yon na jogging na mga 3 minutes, syempre hawak nyo naman yung cellphone ninyo pagka nagja-jog. Mag-stopwatch lang kayo, tapos rest kayo ng mga 3 minutes, tapos jog uli kayo for another 3 minutes. Tapos, ang last natin for today, day 3, ay jumping jacks. Okay? Gagawin natin ng jumping jacks sa 20 reps na 3 sets. After every 20 reps, may rest ka na 1 minute. Ready? Jumping jacks, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yon! First set nyo yun, tapos mag-rest kayo ng 30 seconds. Tapos gawin nyo 3 sets para sa araw na to ng day 3. Yeah, okay na. Oh, nararamdaman niyo na 'yung pagpayat niyo. Yes. So, ayun, nalaman niyo na 'yung weight loss journey ko. Some important reminders. Number one, bago tayo mag-workout, make sure na hindi tayo masyadong gutom kasi kapag ka, alam niyo na kapag ka nag-workout kayo bago niyo i-break 'yung fast, baka ang gamitin na doon hindi 'yung fats mo, kundi tunawin na talaga yung muscle mo at may tendency ka na, alam mo na yun, masyadong bumagsak yung katawan natin. Maganda rin na nakakain ka na para may enough ka na lakas kapag ka nag-workout ka. Number two, yung workout process, syempre yung pinakita natin sa inyo kanina, for beginners lang yon. Pero syempre, as you go along with the weight loss journey, pwede ka nang mag-intensify ng workout mo, pwede ka magpunta sa gym, tapos mag-lift ka na ng weights para at least mas maging define yung mga muscle mo. Pangatlo, enjoy the journey. Alam ko yung first week nyo ng IF at saka ng workout, hell week yan kasi syempre maninibago yung katawan mo. Pero huwag ka susuko, tuloy-tuloy mo lang. Imagine, from 265 pounds to 130. Enough na yan para maging inspiration sa inyong lahat. Pasensya na doon sa mga magbabash kasi hindi naman ako dietitian, hindi rin naman ako alam mo na, trainer, weight loss trainer. Pero ang importante, ang nangyari sa akin, it worked for me. It worked big time. Kaya alam ko, marami rin ako ma-inspire sa inyo. Good luck sa weight loss journey ninyo. Update nyo ako ha, kung ano nangyari sa inyo. Pagkatapos, mag-comment lang kayo kung may mga tanong pa kayo sa akin. Thank you. Thanks for watching.
Makadali! Ah, ha, ha, ha.